Pagka nakaabot tayo ng 1,000 subscriber, gusto ko na rin magpa-giveaway ng maganda-ganda man lang para sa inyong lahat. Hey guys, if you're new to our channel, please check our videos, leave a like, comment, and subscribe. Hi guys, it's me, Jernovea, and welcome back to Automatic. Well. So ngayon, bago tayo magsimula ngayong araw na to, gusto ko munang bigyan ng malaking shoutout si Mr. Dicking Place. Ngayon papashoutout siya. So, may comment din siya dito tungkol sa atin, syempre, sabi ko naman dati. At matanggap po ako ng lait, payo, syempre, dahil alam ko, yung mga payo na yan ay makakatulong din sa akin. Ito yung comment niya from my first ever video na nag-voice over ako. Yes, it's my first time. Sinubukan ko talagang, sinubukan kong gawin yung ginagawa ni Sir JT or remote tour. Doon ko na-realize talaga na mahirap talaga gawin to. At still improving myself doing that kind of vlog, yung nag-voice over nga. Mr. D. King Place, maraming salamat po sa tunay na suporta na binibigay niyo sa akin. At sana hindi kayo magsawang sumuporta. Hanggang huli. So let's start the ating video ngayong araw. As of now kasi, napansin ko lang, we have already reached 800 subscribers or more than 800 subscribers. As of now, May 30, 2019. So, well, I'm so glad dahil itong 800 na to is yung totoo. For nung una akong nagsimula dito, magseryoso as a motovlogger, sinubukan ko din magpa-sub to sub or subscribe to subscribe. Yun yung ginagawa ng mga bagong vloggers ngayon na nakikipagpalitan ng subscribe, which is for example, mayroong isang bagong channel din, makikipagpalitan ng subscribes, like dude, sub to sub, kaya parang magsasubscribe ako sa kanya in return, subscribe sa akin, so para tumaas subscribe count natin. And nabuha ko yun dati, and then later on, hindi rin siya kasi talaga effective, although sa una, yes, gumagana or effective, subscribe naman sila, pero after maybe 2 weeks or 1 month, nawawala rin kasi. So parang yung pinaghirapan mo, let's say yung pakikipag-usap mo sa kanila, yung pakikisuyo mo na sa kanila na okay, mag-subscribe sa akin para makapag-subscribe ako sa'yo, is baliwala. And then still ikaw mismo nakasubscribe pa rin ikaw sa kanya o sa kanila, medyo unfair lang naman. Then ayun, tinigilan ko yung ganung klase, so I just enjoy na lang. So kaya medyo still we're here because of all of you guys. So, maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay nyo. And in return, kasi iniisip ko by pagka nakaabot tayo ng 1,000 subscriber, gusto ko na rin magpa-giveaway ng maganda-ganda man lang para sa inyong lahat. So para kaya ito yung token ko para sa inyong lahat bilang pagpapasalamat ko sa mga tunay na sumusuporta, lalo na nga doon sa nabanggit ko kanina yung pangalan. So alam mo na yon. Giveaway, may naisip na akong dalawang klase yung pwedeng ipag-giveaway, which is yung helmet at action camera. So kung kayo, meron pa kayong medyo naiisip dyan na pwedeng ipag-giveaway, pwede nyo i-comment sa baba. At sabi ko nga kanina, matanggap po ako ng mga payo nyo. Yung dalawa na to is naisip ko kasi pwede siya kahit sinong gumamit, diba? For example, ako automatic ka man, clutch man yan, or two-stroke ka, pwede mo magamit yung helmet or yung action camera nga na to. So, any kind of rider, pwedeng magamit to. So, thinking of a full face helmet para syempre, full protection tayo. At would not advise to you
wear open face or half face kapag nag-ride tayo, especially sa mga long rides. We'll wear full face helmet only. Para sa atin naman lahat yan eh, para sa protection natin yan. And yung action camera also could be use of also protection din, di ba? Kasi pwedeng merong mga mamuhuli sa iyo while you're riding, merong mga siraang ulo. Hindi natin masabi kasi sa daanan napakaraming mga GAGO nga na sinatawag. Kahit anong ingat mo sa kalsada, kahit anong sabihin natin mabagal yung takbo mo, pero may mga nakakasabay mo sa kalsada, eh medyo GAGO nga. Wala tayo magagawa dun. Baka dahil sa mga ginagawa nila, sa mga kamote na yan, eh tayo yung ma-accidente. Yung action camera na to is malaking tulong para as evidence para dun sa tao na maaaring nakasakit sa'yo or nakasagasa or anong man mangyari. In any situation naman magagamit yung action camera. Ikaw, kung gusto mo mag-vlog, pwede mong gamitin yung action camera, di ba? Kailangan ko lang naman ng tulong is tulungan niyo ako pumili kung ano ba talagang, kung anong mas maganda. Kung maaari, isa lang, di ba? Kasi syempre, tayo is just started vlogging. Ito lang muna. Tsaka na tayo mamigay ng sabay-sabay. Kung meron pa ibang suggestions, please do comment down below. Kung okay yung tingin nyo okay yung dalawa, please pick just one. It's either helmet or action camera. Comment na lang sa baba. So, maybe that's it for now. If you like this video, please do like this video, share, and subscribe. Till next episode, see ya!